Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at tuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isinilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Ang mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso. Sa anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mga mahalaga pa akong ipaggagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng pagsilang kay Juan Bautista. May tatlong kapanganakan, tatlong birthdays lamang na ipinagdiriwang natin sa simbahan. Ang kapanganakan ni Jesus, ang Diyos na naging tao, ang kapanganakan ni Mama Mary, at ang kapanganakan ni Juan Bautista. Mahalaga ang birthday ni Juan Bautista kasi ang kanyang birthday ay pauna na sa birthday ni Jesus. Isinilang na ang tagapagpauna. 6 na buwan na lang darating na ang Pasko. John the Baptist is always a finger pointing to Jesus. Ang ating unang pagbasa ngayon ay isa sa mga awit tungkol sa lingkod ng Panginoon. A Song of the Servant of God. Hindi po natin gaano alam kung sino ang tinutukoy na lingkod ng Panginoon. Ito ba ay tumutukoy sa propeta mismo noong panahon na ang mga Israelita ay napatapon bilang bihag sa Babylonia? Ang lingkod bang ito ay tumutukoy sa buong bayan ng Israel? O ito ba ang tumutukoy sa isang propetang darating pa? O ang Mesiyas? Kung titingnan natin ang buhay ni Juan Bautista, maaari nating tingnan na ang binasa natin ay tumukoy sa kanya. Kahit na ito ay sinulat ng 500 taon bago siya dumating. Sinabi dito, pinili ako ng Panginoon bago ako isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Alam po natin na mahiwaga ang paglihi at pagsilang kay Juan. Matatanda na ang mga magulang niya. Higit na 7 taong gulang na noong siya'y ipinaglihi. Ang paglili sa kanya ay pinahayag sa kanyang amang si Zacarias doon sa templo. At si Zacarias mismo ay hindi makapaniwala. Kaya siya ay napipi. Pinilit
talaga, pinili talaga ang batang ito. May mission siya. Ang mission niya ay tipunin ang mga nag-alat na mga Israelita at sila ibalik sa bayang Israel. Hindi ba ito mismo ang sinabi ng kanyang amang si Zacarias nung siya'y makapagsalita uli? Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang kasalanan. Ang instrument ng kanyang misyon ay ang kanyang salita. Siya ay nangaral, kasing tulis ng palaso ang kanyang salita. Kaya nga si Herodes at kinakasama niyang si Herodias ay tinamaan nito at sila ay nagalit. Ipinakulong niya nila siya. Pinapugutan ng ulo. Parang bigo siya sa kanyang misyon, pero hindi nawala ang kanyang tiwala at naging tanglaw siya sa mga bansa. Hindi lang siya para sa bayan ng Israel. Ang misyon niya ay para sa lahat upang ang buong daigdig ay makatanggap ng kaligtasan. Kaya hanggang ngayon, hanggang dito sa Pilipinas, ipinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan, ang kanyang panawagan na magsisi upang tanggapin ang Panginoon ay patuloy na pinapakinggan sa buong mundo hanggang ngayon. San Juan Bautista, ipinalangin mo ako na mapahalagahan ang iyong mensahe. Kailangan ko ang iyong panawagan na magsisi upang matanggap si Jesus nang walang pasubali. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.